Jim, yung probio. Yan ang magandang foliar. Para organic. Sa kalamansi. Paano? Kuhin yan. Bali, yan. Tatlong kargas siya. Sa knapsack, 16 liters. Ito 50 ml. Tatlong karga yan. Okay. Pagkatapos ng karga, ito uli yung pambawim nyo para lalong bumerde. Itong bebong, pampalaki rin yan. Magkaiba sila? Parehas lang din siya. Kumaga, ito, parang pampalo up yan. Ito yung binibigay sa atin noong technician doon sa Kabyaw. Pang sample. Doon sa kanyang product. Tatlong karga to. Yeah. Isa nito, tatlong. Naninilaw nga yung kalamansi namin. Oh, yan, the best yan. Kakainin lalo yung abono niyan. Tapos itong medyo malapot. Three days ang pagitan. Follow up yan para follow up to. Spray. Mabiyayang umaga po sa inyo mga katribya. Medyo makulimlim po yung panahon po natin ngayon. Pero magandang balita kung halimbawa ay maulan. Pero umulan po rito kaso nga lang hindi po ganun siya kalakas. Malayan natin baka mamaya pong hapon umulan. Mas maganda, kakaroon ulit po tayo ng biyaya na mula po dun sa itaas. Ngayon po mga katribya, ipapasyal po tayo doon po sa ating kaibigan para po matingnan din po natin mga kamusta. Yung kanyang alaga pong kalamansi, ang ating pong kaibigan na famous vlogger, si Sir Jimmy Speak. Kaya pupuntan natin para yon. Bibigyan din po natin siya mga katribya ng ating siyempre pampaberde at pampaganda po ng kalamansi. Ganun lang po tayo mga katribya, mga farmers. Yung ating mga magkakalapit na mga may kalamansi andito ay yung ating pong abot ng ating magagawa at yung maishishare, may babahagi para gumanda po yung kanilang halaman, binabahagi po natin. Eh lalo na po, hindi naman po iba sa atin si Kuya Jim. At yan po ay malaki rin po bagay po yung kanyang nagawa po sa ating channel. Nga pala mga katribya, yung malungkot na balita, yung aking hipag ay pumanaw na. Kaya naman po yung aking misis at saka yung kanyang pamilya ay kasalukuyan po ngayon nagdadalamhati. At yun nga, nagkaroon po ng tubig po yung kanyang baga at nilagyan po ng tubo. Yun nga, ganun naman po kasi mga katribya, sa panahon po natin ngayon talaga, hindi mo alam na malakas ka ngayon, pero hindi mo alam na tayo rin pala ay papanaw. Ang buhay po kasi natin mga katribya ay maiksi lang. Kaya yung alam po natin na pwedeng magawa, na makatulong at yung pong mabuti, pagkakataon po natin ngayon mga katribya na magkatulong-tulong. Kasi yung pong ating hipag na yun ay napakabait din naman at lagi naman po siyang tulungin. Maganda rin po ang kanya po sa pamilya. At syempre, yan po ay kabahagi na rin po ng ating sambahayan. Kaya, yun nga po, condolence po doon sa family panlaki. Ay, dahil namayapa na po si Ate Tintin, no? Si Deteng kung nabi pong siyang tawagin. Yun po ay mas matanda po sa aking misis. Kaya yun, nakakalungkot man. Hindi man po tayo makapunta po doon na personal dahil inailibing na po siya kahapon. Ganun lang po kabilis, hindi na po kagaya nung dati Lingguhan pagka ibinurol o matagal. Yung pong sitwasyon po natin ngayon, pagka halimbawa ay namatay na, misan dalawang araw lang, inililibing na para rin po pa maiwasan po yung marami pong mga tao na makakasalamuha. Lalo na po ngayon, paparami po yung ating sakit na COVID. Ngayon doon po sa ating po mga kaibigan, kung meron po kayong mararamdaman na kakaiba o sintomas ng ating COVID, mga katribya, wag po natin kakalimutan na tayo po ay mag-steam. Meron natin po tayong video na malaking bagay po yun doon sa ating po mga ka-farmers, mga nasa ibang bansa, nagpatunay na mabisa po yung steam, pinakuluan tubig na may asin. Yun lang naman po ang ating po masasabi dahil kung halimbawa po ay dumating na sa punto na tayo po ay nasa ospital na, mahirap na po tayo makapag-steam doon. Pero habang naka-quarantine ka sa bahay, pwede pong magawa, yun pong po pwede makatulong para yun pong COVID ay gumaling, yun po yung virus at mapuksa. Yun po ang ating
may papayo, meron naman po tayong video niyan. Lalagay po natin yung link para po madali nyo pong hanapin. Please, malaking bagay ito. Una po, siyempre, panalangin po sa Diyos. At yun din naman po, makakatulong din po yung steam. At kung halimbawa man po, mga katribya, na talagang hirap na kayo sa kuhan, eh, siyempre, po, kasi ngayon ay halos puno po ang mga ospital natin ngayon. Kaya sa palarang, kaya doble ingatan lang din po ang ating pong kailangan pong gawin. Dito sa Pilipinas, naku po, talagang dumadami rin po yung mga nahahawa noong COVID. Paano po mga katribya? Papapasyal na rin po natin yung ating pong kaibigan, si Jim Speak. Shout out po doon sa pong lahat ng mga subscriber ni Sir Jim Speak. Ayan, pupuntahan po natin siya para makamusta yung siya, pati rin yung kanyang kubo. Ayan, congratulations. At natapos na po yung kanyang kubo. At yun nga po ngayon ay dinudumog po ng mga kapwa natin, mga vlogger. At yun ay nabasalan na po nila. Tayo po mga katribya ay yan po, para pumadalaw na rin po natin si Sir Jimmy. Okay, let's go mga katribya. Biyahe na tayo para makita po natin, makapagpadalaw kay Kuya Jim. Lakas sana ang ulan para makalibre tayo ng patubig. Pero ganoon pa man ay meron pa naman po tayong patubig, kaya hindi sa ating problema kahit na hindi umulan. Mahalaga ay meron tayong pagkukunan ng tubig. Kaya lang, siyempre, minus gastos pagka po umulan, dahil hindi na po tayo magpapatubig ng ating kalamansi. Yeah, hanggang sa maabutan na po siya ng pag-uulan ng Mayo. Sila sa paglalaro. Lagyan na po ng jogging part itong tablado, itong dike. Ayan, takbuhan niya. Ay naman niya eh, park na siya, pwede pang mag-jogging sa umaga. Mahaba-haba itong nilalagyan nila na ito ng simiento. Ito na rin yung mga walang tindahan. Pinagaganda itong park na ito sa Paradise. Sa tuwing hapon eh, maraming tao dyan papapicture, papahangin. Maganda rin kasi rin ang lugar dyan, kaya okay, isa rin niya sa pinawiwilihan ng taga-ibang lugar. Itong Paradise. Daan muna tayo mga katribya dito sa palengke para tayo makapamili nitong pandagdag ulam. Bagamat meron na pong ulam dito sa ating mga kasama, eh dadagdagan na lang din po natin. Ipili po tayo siguro, no? Medyo masarap-sarap na ulam. Ito yung
extension ng palengke ng Kabyaw. Pero yung talagang palengke, nando, sabi, papuntang Santa Ynez. Hanap mo tayo ng magandang tilapia. Pagkano ate yung dito? 130? Opo. Yung nakaraan ay 120 ah. Ay, 120 na po kuya muna. Ganun pa? Okay. Para ito masyada na 10 piso yung nakaraan. Opo. 30. Pili niyo po ako ng mga maliliit. 2 kilo. Okay. Hindi ba 120? Hindi naman po ate masamang magpatawad eh, no? Opo, wala naman po. Wala naman kasalanan, ano? Yeah. Sige, okay lang. Okay na po ito. Ano po, kailangan po yan? Ayun, 2 kilo tilapia. Ay, ito, masarap po kasi ito inihaw. Samahan natin yung medyo maliliit para madaling maluto. Saka para kahit magtigi-tigisa kami, okay lang. Shout out si ate. Matagal na nung titinda to ng dito sa tilapia. Saka bulig. Sa bulig niya, magkano yung bulig? 20 po. Ha? Mas mahal ang bulig, ano? May tawar naman po sa bulig. Sige, okay na po ito. Shout out to sa mga titinda po sa palengke. Ito ang ating mga kaibigan. Okay, thank you. Meron na tayong hito sa mga gulay yun, meron kalamansi. Meron na tayo para mailuto na po ito ng medyo maaga-aga ating kapartner si Kalalambo Brain at si Chef Q. Tulutoy natin sa pagka Sir Jimmy Speak TV. Okay, punta na ulit tayo San Vicente. Dito na tayo sa teritoryo ni Sir Jimmy Speak. Yan. Yung tulay ng San Vicente Kabyaw. Bahaba rin ang tulay nito, San Vicente. Ito ang tinatawag na floodway. Noon, pagka bumabaha, hindi madaanan itong tulay na ito. Ngayon okay na dahil mataas na yung tulay. Limlim pa rin ang panahon, mga katrivia. Nilaman niya, malamig. Diretso na tayo sa farm ni Sir Jimmy. Construction yung mga paggawain daan. Tumawid yung alaga ninyo. Naghahabol. Tumawid yung kanyang aso. Buti na lang hindi tayo mabilis.
Delikado eh, baka mamaya eh. Masagasaan yun, magbabayad pa tayo doon. Dito na kaya yung ating mga kapartner. Bagay ako, medyo tanghali na rin ako eh. Okay, tiraan. Lupa dito. Wala na rin tubig ang irrigation. Okay mga katribya, dito na po tayo sa yes, sa bagong rest house ni Sir Jimmy. Ayan, si Kuya Jim, ito naman po si Kuya Don. O, kumusta na po? Okay lang, kahit lang. Wala mukha busy, yung busy. Ano. Ayan, si Jimmy. Tayo ate. Kumusta na po? Kumusta? Wala pa dito si Kalalamob. Wala pa eh. Wala pa, oo. Ayan, welcome po tayo dito sa kubo ni Sir Jim. Malaki pala, ano? Ayan po, mga katribya, ka-farmers, itong kubo na ito. Maabot po ng isang buwan yung paggawa. Saktong isang buwan. Sipin nyo, isang buwan itong nagawa. Oh. Talaga namang rest house. Mahirap kasi trabaho niya, kawayan. Opo, kawayan. Eh. Sipin po ninyo, eh. Kung po yan. Kaya mo isang buwan dyan. May barnis na rin. Kanakan niya pang matagalan talaga ito. Eh. Ito sa rest house. Dali na po natin mga katribya. Ito ang ating hito para dagdag pang ulam natin. Masarap yung inihaw na hito. Siyempre. Bibigyan din natin si Sir nito. Enhance. Ang hito, saan natin iwan itong hito? Ihaw. Oh, iya. Doon. Kuhan na lang natin. Patrick. Pagkuhan, dala niya, no? Yan, pandagdag natin sa ulang amaya. Ito, Kuya Jim, yung probio. Yan ang magandang foliar. Organic. Sa kalamansi. Paano? Kuhan yan. Bali, yan, tatlong kargas siya sa knapsack, 16 liters. Itong tatlong karga to? Oh, tatlong karga yan. Okay. Pagkatapos ng karga, ito uli yung pambawi nyo para lalong bumerde. Itong mebonga, pampalaki rin yan. Ah, magkaiba sila? Parehas lang din siya. Kumaga ito, parang pampalo-up yan. Ito yung binibigay sa atin noong technician doon sa Kabyaw. Pang sample doon sa kanyang product. Tatlong karga to. Yeah. Isa nito, tatlong kaninilaw nga yung kalamansi namin. Oh, siya, yan, the best yan. Kakainin lalo yung abono niyan. Tapos itong medyo malapot. 3 days ang pagitan. Follow up yan para follow up to. Tatlong spray. Tatlong karga yan.
Yung pangalan, laging tali nyo yung ano. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Para hindi kayo malito. 3 days follow up ng kawad niya. Ng bote. Yung pong technician po natin, mayroon silang pasample. Tinesting ko po doon sa sili. Okay, gumanda yung dahon. Approved naman siya. Hindi mo masama. Siyempre, nagpapabigay siya ng sample. Di gamitin. Kung maganda naman po yung product, magandang i-advise mo doon sa kapitbahay. Para at least, hindi lang naman siya yung halaman ng gumanda. Pati rin sa kanya, makinabang din. Oho, kaya yun din sa maganda rin niya kasi kuwan siya, organic. Hindi siya synthetic na, kasi nasanay na yung ating kuwan ay puro synthetic. At least siya, kahit yung sabi ng ano, technician, pag in-spray yan, kahit kainin mo yung prada, yung halaman, makakain mo siya. Hindi apektado, mapo sa tao. Papasyalan po natin yung kalamansi ni Sir Jimmy. Ito yung magandang... Ito yung bagong tinanim niya na nakaraan, pero ganda na ng bulas. Mo kasi po siya, mura po yung kanyang dahon, maganda yung punla. Pero yung iba niya halos mauunahan yung iba. Ito. Kailangan niya nito ng foliar. Dahil sa dahon niya. Ano po bang abono kinukuha niyo to? Ammonium. Kinis niya mi sir yung ano na yung swire. Yung swire. Okay. Kasi parang hindi po kumisinta dun sa ammonium na Sa chloride, yung magaspang. Opo, yun. Yung magaspang. Maganda rin ang swire. Parang napagkunya po, hininda po yata yung sobrang init. Ayo po, kasi ang kailangan talaga nito, talagang kundi sa tubig. Tsaka yung foliar, kasi malamig kasi sa dahon ng foliar. Ayan ako, ganyan yung ganun, no? Pero magaganda naman yung ibang kuwan eh. Kalamansi eh. Ito, okay na ito. Yeah. Maganda naman na yung kuwan ni Kuya Jim. Meron lang siyang mga puno lang talaga na mahina. Eh po mga katribyan, nandun din po ito sa talaga sa punla na itinatanim po natin. Pagka po yung punla talaga ay natsyempohan natin na laos, matanda na. Talagang pag hindi kuwan po yung pag-aalaga, mahirap din talaga makabawi. Pero pagka limbawa maganda yung punla, tinan nyo po yung mga bagong punla. Maganda na po ngayon ang bulas. Kaya dun po sa atin po mga kaibigan na magtatanim po ng kalamansi, ang titingnan po natin, huwag po yung taas ng punla ninyo. Ang titingnan nyo po dyan, yung dahon, kung yung ba ay berde o naninilaw. Kasi po ang punla po natin mga katribya ay naninilaw, sabihin nun, matagal na po yun, naka-stack sa pwesto. Pero pagkayan po mga katribya, ay berde, kahit yan ay bata siya o maliit, maganda ang magiging bulas. Kahit yan ay one stick lang, tinan ninyo, maganda yung nagiging punla basta't bago yung punla natin. Ito, kung tutuusin ito, bumawi na lang ito ng mga nakaraan. Ito sa natsyan po kasi ni Sir Jim noon na luma yung punla na naibigay sa kanya. Kaya yung mga bagong punla na kanya itinanim, halos magkakaabot na sila ng mga bagong tanim. Meron tayong isang nakapanood ng ating video, nag-inquire po sa atin sa punla. Pinakita ko yung punla. Bakit daw po ba? Meron siya pinakita sa akin na malaki punla. Nung busisiin ko yung punla na pinakita niya, madilo po yung dahon. Hindi po yun ang nire-recommend na natin itanim. Sayo, kahit na halimbawa sa atin po, 2 feet po yung punla natin na medium, berde ang dahon, masisigurado naman po ninyo. Nahahataw ang bunga niyan dahil sa punla pa lang makikita na po natin kung aprobado ba yung bunga ng kalamansi o hindi. Kaya yun naman po ang ating pong mga garantiya doon po sa mga kumukuha sa atin ng punla. Yun, sa kabila po na yun, hindi na po tatanim ni Sir Jim kasi po inaabot na rin po kasi ng tubig pagkatagulan.
Ito, medyo matastas ito. Kaya yun, nakasurvive po yung kalamansi. Kuya, kamusta po itong sili niyong inaalagaan? Okay pa naman, buhay pa. Buhay pa naman siya. Paano po ba ang ginagawa ninyong para gumanda po ang inyong sili? Naghihintay lang kami ng kuya niya para gumanda pa uli. Ano po, yung regular po ba ninyo dinidiligan? Nung host niya. Hindi naman po ba nagkakaroon ng natawag na lapnos?